ko. Eh, ma'am, napapaisip lang po ako kung paano nabuo ang Pilipinas. Paano kaya naging ganito ang kanyang pagkakaayos? Magandang tanong yan, Joy. O sige, sasabihin ko sa iyo kung paano nabuo ang mga pulo kabilang ng Pilipinas. Sige, ma'am, excited na ako. Alam mo ba ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,000 mga pulo na kung saan ito ay hitik na hitik sa yaman? Eh, paano nga ba nabuo ang mga pulo ng Pilipinas? Alam mo ba na ang pinaniniwalaan na ang mga kontinente o ang mga isla kabilang na ang Pilipinas ay nabuo ayon sa ilang teorya? Ano-ano naman po yung mga teorya na yun, ma? Alam mo kasi, noong unang panahon, ayon sa mga siyentista, nagsimula ang mga kontinente at mga isla ng isa. Parang ganito. Ang galing naman po. Sa pagdaan ng mga panahon, dahil-dahang gumagalaw ang mga lupa at naghihiwa-hiwalay na parang ganito. Wow! Nakakabilib naman, ma! Ang unang teorya ay ayon sa isang siyentistang Aleman na si Alfred Wegener, kung saan iminungkahi niya ang continental drift. Ayon sa kanya, ang daigdig ay binubuo ng isang kapuluan na tinatawag na superkontinente o Pangea, kung saan dahan-dahan nga hati ang Pangea sa dalawang bahagi, ang Laurasia at Gondwanaland. Tumaan din sa iba't ibang panahon ang Pangea. Ang unang panahon ay tinatawag na panahon ng Permian. Ang ikalawa ay ang Triassic. Ang ikatlo ay Jurassic. At ang ikaapat ay Cretaceous. Ah! Panahon ng Permian, panahon ng Triassic, panahon ng Jurassic, at panahon ng Cretaceous. Oo, tama! Ang galing mo na, Joy! At ang ikalawang teorya naman ay iminungkahi ng Amerikanong siyentistang si Bailey Willis. At ito ay ang teorya ng vulkanismo. Ayon dito, nabuo ang Pilipinas bulsod ng pagputok ng mga vulkan sa ilalim ng karagatan. Talaga po, ma? May mga vulkan din po sa ilalim ng karagatan? Oo naman, Joy! Meron din mga vulkan sa ilalim ng karagatan. Ano naman po, ma? May ikatlong teorya. Ang ikatlong teorya ay ang teorya ng tulay na lupa o continental shelf. Sa teoryang ito, pinaniniwalaan na may mga tinhak na lupa sa ilalim ng karagatan na nakakabit sa mga kontinente. Naku, ma'am, marami mo pa ng pinagdaanan ng basang Pilipinas bago nito marating ang anyo nito sa kasalukuyang panahon. Abay, syempre naman, Joy. Kaya, ikaw na bata ka, lagi natin tatandaan na ang pagmamahal sa bayan ay isang mahalagang tungkulin ng isang mamamayan sa ating bansa. Tungkulin natin, alamin ang ating kasaysayan o pinagmulan. Opo, ma'am. Palagi ko po yung isa sa isip at isa sa puso. Ay, mahusay kung ganun. O, mga bata, alam niyo na ba kung paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Sige nga, ano-ano ang tatlong pinaniniwala ang teorya sa pagkakabuo ng kapuluan ng Pilipinas? Magaling! Ang una ay ang teorya ng continental drift. Pangalawa, ang teorya ng vulkanismo. At ang pangatlo, teorya ng tulay na lupa. Para sa ating unang gawain, kakailanganin ninyo ang mga sumusunod na bagay. Panulat o ballpen. At activity sheet. Para sa ating panuto, pagtapatin ang mga teoryang may kaugnayan sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas sa hanay A at description nito sa hanay B. Mayroon kayong 3 minuto upang tapusin ang ating gawain.